Hello mga ka-FI, ready na ba kayo sa vlog number 2 natin? So ngayon, pag-uusapan natin yung mga wala sa office. Meron pa kami isang taong wala sa office. Ito yung table. Kayo yung table to? Si Gwen. Kayo na, tumawag sa akin si Gwen. Sabi sa akin ni Gwen, Boss G! Sabi ko naman, ano yun? Yung salamin, nawawala! Anong salamin yun? Yung salamin ng kotse sa likod. Tapos sabi niya, tumawag na ako ng pulis. Pumunta ni mga polis. Tapos pinadala ko na sa kanya yung Molkia. Kasi dito sa Dubai, yung registration tawag nila Molkia. Nang dumating na Molkia, dumating na yung polis. Sabi ng polis, yung salamin di naman nawawala. Eto, pinakita ng polis, sinanap nila yung switch. Yung pala yung salamin, nakababa lang. Tinaas ng polis. Tapos nakita nila, yung salamin, ano lang. Anong moral lesson doon? Alam na. Ano mo ang lesson? Huwag iinaw ng madaling araw! Ayun. Sabi ka, Gwen, ang taas pa naman ang pagkakilala ko sa'yo. Hindi, syempre, joke lang naman natin, katuwaan lang. Habang wala si Gwen, meron tayong pulutan. Hindi alam ni Gwen na nakapagpatawa na siya. Pero maraming salamat, Gwen. Ginawa mo yung, binigyan mo kami ng katutuwa ngayong araw na to. Meron kaming content. So, guys, maraming salamat din sa nagbigay ng pagkain natin ngayon. Yun. Sino nagbigay ng pagkain natin? Sir Mark. Shout out Sir Mark. Si Sir Mark, siya po yung trainer natin ng caregiver. Tingnan nga natin nasaan siya ngayon. Room 4. Kasi maraming sasabihin. Hi, Sir Gab. Hi, Sir. So, gusto lang namin pasalamat kasi, Sir, nagbigay ng pagkain kanina. Ito pala yung class ng caregiver. Ayan. Opo, ito po yung class ko, which is 1.2. They were talking about the vital signs. Para po dun sa mga students na hindi pa po nakapag-enroll, na nakapag-class na po ng 1.1, meron po kami modular at available po yon, which is ngayon. Meron po kaming discussion for the vital signs and for the intermediate. So yun lang, so ini-invite ko po kayo para mag-enroll para po dun sa aming 1.2 o kung ano po yung na-stop nyo para magpapatuloy nyo po. Yun lamang po, ingat po kayo lahat at keep safe, magugas po ng kamay lagi at mag-sanitize po tayo after na magugas ng kamay. Take care! Sir Mark, maraming salamat! Thank you po! Sir, may kulang yata yung pagkain. Panulak. Mamaya po, Bosley. Thank you. Bye-bye. Ngayon ang vlog number 2 natin. Ang pinaka-lesson natin dyan, huwag uma-absent sa office. Kasi pag uma-absent ka sa office, ikaw yung ginagawang pulutan. At saka syempre, may miss mo yung mga pulutan na binibigay ng mga trainers, mga students natin. Hintayin natin wala si Orly. Para gawan din natin ng kwento si Sir Orly. Sir Orly, anong ginagawa mo ngayon? Magawa po ako ng pera. Pahingi naman. Dito sa LFI talagang ganito kami dito. Gumagawa kami talaga ng pera. Dapat produktibo, di ba? Ayun, kasi pag walang pera, walang sahod. Correct. Ikaw, Trev, gumagawa ka ba ng pera dyan? Nagpo-photocopy lang po ako ng mga pera para magka meron. Para si Trev gumagawa ng antok. Di ba, abangan niyo yung prank natin kay Trev. Yeah. Magpa-prank tayo. Online class. Ito, may online class si Mama Shine. Di ko lang alam kung paano niya i-online. Online lang po yan. Hello mga ka-FI. Meron tayo rito ngayon. Nagagandahang graduates. Pero syempre, bago ang lahat, background muna. Wala tayong mga graduations ang ginagawa natin. Kung mag-graduate tayo sa school. Ibig sabihin nun, pwede kayong magtoga. Oo, tama yan. Magtoga kayo sa school, tapos papapicturan natin. Yung nagkataon ngayong Friday, may mga dumaing estudyante, dumating yung mga estudyante, nakatoga sila. Syempre, pakilala natin si Ma'am. Ma'am, pakilala po tayo. Hello po, good afternoon. My name is Ellen Diaz Dawal. Anong course ang kinuha niyo? Caregiving po. Ano ba pinag-aaralan sa caregiving? Yung about po sa pag-take care po ng mga tao na hindi po lang kayang i-take care yung sarili nila. Dapat pala pag-aralin, for example, yung mga iniwan ng ex. Sabihin niyo sa mga ex niyo, mag-caregiving kayo para matuto kayo mag-take care. Ay, ganun po ba yun? May hugot din. Para hindi sila iwan, mag-caregiving, di ba? Kaya para mas maalagaan lang yung sarili nila. Ma'am, ano pang status natin ngayon? Married po ako. Ayun, so sa husband ni Ma'am, asahan mo hindi kanya iiwan kasi aalagaan kanya, caregiver 'yan. So Ma'am,
Ano pang message natin sa mga iniwan, hindi, mga sa mga estudyante na gusto pang matuto? Message ko lang po sa mga estudyante na gusto pang matuto, yun po, hindi pa po huli ang lahat na mag-aaral po tayo at abutin yung mga pangarap natin sa buhay. Huwag din po tayo mawala ng pag-asa na kahit anumang pagsubok na dumarating, kagaya nga ng taong ito, 2020, di ba, napaka-crucial kumbaga. Yung taong ito kasi pandemic, pero tingnan mo naman, kakagraduate lang namin dito sa FI as a caregiving course namin. Yun po, hindi po hadlang yung mga difficulties po, yung mga pandemic o anumang problema ng mundo. Pag kung gusto mo yung abutin yung goal mo, maaabot mo yan kasi samahan din natin ang dasal kasi andyan si God palagi na kumagabay at tutulong sa atin sa mga pag-abot ng mga pangarap natin. Even though na ito yung nangyari sa mundo, yung COVID-19 na ito, pero andito kami ngayon, graduate pa rin kami, hindi kami nagpadala kumbaga sa mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Kahit puyat kami sa trabaho, nag-aaral pa rin kami para sa maganda kinabukasan ng pamilya namin. Ang ganda ng message niya, ma'am. Ay, may bago tayong estudyante. I-interview rin natin. Ma'am, pakilala po tayo sa madlang people. Ayan si ma'am. Ma'am, ano po ang pangalan natin? Julie Ann Har. Anong course yung kinuha mo? Caregiver. Ayun. Ano ang pwede mong i-message sa mga nagtatanong ng number mo? Ha? Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi, joke lang na tanong yun, ma'am. Ang tanong natin, ano ang message mo sa mga kababayan natin na nanonood? Yung mga nasa Dubai, nasa ibang bansa, ibang Emirates, na pwede pang kumuha ng caregiver. Ang masasabi ko lang sa kanila, ang caregiver is napakaganda, lalo na kapag gusto nyo ma-improve yung knowledge nyo, lalo na sa pag-aalaga ng mga babies, ng mga elderly. Siyempre, makakatulong din to para sa inyong pamilya. Maganda yan. Sakto. Yung pinsan kasi ng misis ko, may bagong baby. Shelwin, Kenneth, pwede ka mag-enroll ng caregiving kasi kailangan nila para mag-alaga ng bata. Kahit wala pang baby. Pwede kang mag-enroll ng caregiver. So maraming salamat. Ay, sige, bigay po tayo ng message natin sa trainer niya. Ang masasabi ko lang kay Miss Franz, thank you kasi ikaw yung isa sa naging teacher ko bilang isang caregiver. Ang dami kong natutunan sa'yo, lalo na sa pagtsatsaga, pagsisikap kahit na puyat na tayo parehas, still lumalaban pa rin tayo para lang makamit tong pangarap natin. Ang hirap pala ng caregiver, laging puyat. Oo, kasi syempre nagtatrabaho din kami, 'di ba? Syempre working students kami kaya sobrang hirap. After ng trabaho, kailangan mo mag-aaral. And then at the same time, pag may exam, 'yun yung pinaka-difficult time na kailangan mong alam mo 'yun, pressure. Okay lang 'yan. Tawag nga sa atin, working student. Work sa umaga, student sa gabi. Ayun po, maraming salamat. Julian. Sino yung artista sa Julian? Julia San Jose. Ayun, San Jose. Pero si ma'am, si Julian. Santos. Ayun, walang Jose. Ayan, si ma'am, tatanong natin. Ma'am, ano po ang pangalan natin? Hermina po. Ano po yung course na kinuha niya? Caregiver po. Ay, puro caregiver, ah. Yes. Bakit ba tayo kumuha ng caregiver na course? Actually, the caregiver po is a good learn for, especially for your family. You can help family if something happen like sick or having problem for the physical, you can help your family. You try to go to Canada to help your family. I have experience before in Saudi Arabia. That's why I here in Dubai. I try to enroll here to complete this because I need the certification for this. Yan pala. Pag blue eyes ka, dapat English din ang sagot mo. Little bit, we try to speak English because I want to go to Canada someday, inshallah. I will do my best. Okay. I was work before in Saudi Arabia, in Malaysia. I'm working in Medina for caregiver, but I don't have certification. That's why I try to enroll here. I need the certificate for this. Ayan, maganda naman sa FI, may certificates. Mm. Tapos, syempre, you can use it anywhere in the world. Yeah, yung maganda. International. And what is, for the first time, in the first time in my life, we graduated here in Dubai. Yeah, not only first time, next time you can graduate also in Sharjah and Abu Dhabi. Yeah, next in the, I think I will enroll for the nursing assistant, inshallah. After 1 month, I will make enroll again. Yes, thank you. Thank you for trusting FI. Yeah, and you know how I come from here? Just car lift, no bus. You know what's difficult with car lift? The expense. Expense, yes. How much I can 350 back and forth. Who is your trainer, ma'am? Miss Lovely. Okay, can you give a short message to our trainers, to our students, and maybe you can ask other people around the world to come in Dubai and take caregiver? Yeah. Thank you for Ma'am Lovely. She's a good trainer for everybody, for us. So kind teacher and friendly. Ma'am, thank you very much. You know, my English, it's only in the morning. Yeah. Now I have to do English in the afternoon also.
Okay guys, maraming salamat. Ito kasi may photoshoot tayo ngayon. So yung mga nagpapa-photoshoot, ina-ambush interview natin. My name is Lizel Ventori Catalan. 6 years na po ako dito sa Dubai. Nag-aaral po ako dito sa FI Institute, Caregiving. Maraming salamat po sa trainer ko na si Ma'am Linita. Maraming salamat dahil marami po akong natutunan sa kanya about sa course ko. And then, maraming salamat din po sa FI Institute dahil sa kanila natupad po yung mga pangarap namin. At saka inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kabayan natin dyan na kung sino pong gustong mag-aral na may mga pangarap, pumunta po kayo dito sa FI Institute po. Thank you so much and happy graduation to all! So, sa mga gusto pang magpa-photoshoot, punta lang kayo rito para ma-interview namin kayo. So guys, abangan nyo na lang to sa mga vlogs natin. Maraming salamat!